bayan at isang syudad sa Batangas dumagdag sa listahan ng election hotspots ng pulisya. Para sa detalye, makakasama natin live si Lorenzo Ilagan. Lorenzo? Ivy, ilang tulog na lang ay mga kampanya na ang mga tatakbo sa local elections at inaasahan na mga supporters ito ay dadagsa sa mga campaign rally. Kaya naman nagiging abala na din ang mga otoridad para masiguro na wasto at walang gulo na mangyayari. Dalawang araw bago magsimula ang campaign period ng local candidates, puspusa na ang paghahanda ng Batangas Provincial Police Office upang matiyak ang seguridad ng publiko. Ating pong pinagigting ang paglalagay po ng ating mga COMELEC checkpoints. So meron tayong mga fixed checkpoints at meron din tayong mga mobile checkpoints. Upang nito'y nating masigurado na yung movement ng posible na pagsasagawa ng karahasahan o anyway, hindi magandang hangarin. Ito pong election ng pangangampanyan ng ating mga kandidato ay magkaroon po ng kaguluhan. Nadagdagan din ng election hotspots o areas of concern sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa PNP, nahahati sa apat na kulay ang mga ito at nasa yellow category ang mga lugar na nadagdag. Pag sinabi natin na yellow category, ito po ay kung saan ay meron pong occurrence of suspected election-related incidents at meron existence of intense partisan political rivalry at the area has been previously declared under COMELEC control. Handa na raw ang higit 1,500 na police personnel na ide-deploy sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas. Katuwang din ng PNP ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa pagtutok sa mga idineklarang election hotspot. Meron na po kami nakalatag dito na mag-contingency plan dito sa mga nasabing lugar natin at talagang pinag-iigting na ho natin dito ang ating pagbabantay. Ivy, bukod sa pag-iigting ng mga direktiba, mayroon ding contingency plans ang PNP at kabilang dito ang mga pagsasanay sa pulis na magiging backup sa voting centers. Bibigyan din nila ng assistance ang pagde-deliver sa vote counting machines. Ivy? Maraming salamat, Lorenzo Ilagan. Sanggol na ibinenta umano ng sariling ina na lulong sa Isabong na bawi na ng otoridad. Alamin ang detalye sa report ni Dayan Localiano.